Que viene la cocina. Okay. It was in his manifestations of God's hatred of sin. Parang yung sinabi niyang, my God, parang he really feels of being a human being. He really felt of being alone, absorbing all those iniquities and transgressions. It was the manifestation of God's hatred of sin. In some explained way, that Jesus experienced in that terrible hour, para bang sa loob sa mga sandaling yon ay naranasan ni Jesus Christ ang pagiging simpleng tao by absorbing all the transgressions and iniquities, the sins of the world. The suffering he endured was due to us. And it is that suffering by which we can be saved from eternal death. Mga kaibigan, ang programang ito ay hatid sa atin ng Synergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ang distributor ng Virgin Coconut Oil, Guya Banu Wine, and Classic Coffee Mix. If you wanted to avail, kontakin nyo lang nandyan sa ating harapan, 0923-089-5623. Look for Ms. Joy D. Guzman, the proprietor, or visit us, our wellness center at Merinol College of Panabo, from 9 a.m. to 4 p.m. Alright, tuloy tayo. In those awful moments, as evil men were allowed to do whatever they wanted to Jesus. Yung mga masasamang tao ay pinabayaan sila. They were allowed to do whatever they wanted to do to Jesus. Humiliating Him, cursing Him, ano pa yun? Rebelling Him. Grabe, grabe. Parang binabato ka ng mga salitang napakasakit, masasakit. Okay. They are allowed to do that. Our Lord expressed His feelings of abandonment. Si Jesus Christ ay nag-express sa kanyang damdamin na siya ay iniwan, na pinabayaan, na masadlak sa kasamaan, na masadlak sa kaguluhan, na masadlak sa mga masasamang gawain ng mga taong nakapalibot sa kanya. God placed the sin of the world on His Son. Biruin mo, the earth, yung lahat ng tao na sa loob, nasa earth, lahat ng mga kasalanan nila ay inabsorb ni Jesus Christ sa mga sandaling iyon. If I may to exaggerate the situation in a movie, para bagang isang tao na ng isang bagay na umabsorb sa lahat, yung makikita natin sa movie na pumasok yung liwanag sa loob, tapos grabe, lumiwanag siya, nawawala na siya kasi ganon, or hindi liwanag, dumilim ang lahat sa kanya. God placed the sins of the world on His Son. And Jesus for a time left the desolation of being unconscious of His Father's presence. Ano ba ang mararamdaman ng ikaw ay napalayo sa iyong pamilya at first time mong makapunta sa isang lugar na wala kang kakilala?
Nakakatakot po yun. O halimbawa, na naiwan ka sa isang gubat na alam natin na may mga mababangis na ayop doon, parang ikaw na lang. Remember, at the age of 33 years old, Jesus Christ was with the Father. And that very moment when God the Father departed from him, desolation of being unconscious of his Father's presence. Anong mararamdaman mo? Ako nga minsan, nung bata ako, nung nagkasakit ako, parang nadisgrasya. Tapos, ang daming sakit sa katawan. Tapos, nung nagising ako, wala yung mama at papa ko. Wala akong walang kaibigan na nandyan sa tabi ko. Umiyak ako. Kasi, iba ang damdamin ng nasasaktan ka at wala kang kasama dyan. Remember! Remember, the Father in heaven departed for the first time. It was at that time that God made him who had no sin to be sin for us. Para po sa atin yun na naging kasalanan siya. Yung kasalanan natin na ibigay sa kanya, yung kasalanan natin na absorb sa kanyang katawan. So that in him we might become the righteousness of God. Napakaganda. 2 Corinthians 5 verse 21. Kaya pala, so that in him, sa pamamagitan ni Jesus Christ, hindi sa pamamagitan ng ating kayang gawin, hindi sa pamamagitan ng ating mga charitable na mga deeds, hindi sa pamamagitan ng ating mga magagandang asal, hindi po. In him might become the righteousness of God. Etong might kasi, alam nyo, pag sinabing might, maari o hindi maari, di ba? Might. Bakit kaya? Eh, natural. Para lang ito sa mga taong tatanggap sa Panginoong Hesukristo. Kapag ka hindi mo to tatanggapin, walang mawawala sa Panginoon. But you miss something. Pero kung tanggapin mo to, you will gain, you will benefit from it. Anong benefits po niyan? Become the righteousness of God. Hindi po ako nagsasabi niyan. It's the Word of God. It's the very, very Word of God that says, so that in him we might become the righteousness of God. Wow. It's a very amazing, you know, napakaganda. Nakaka-amaze. Wow, nakakamanghang kilos. Both the Father and the Son, for us to become His righteousness. Dying, absorbing all its iniquities, all our iniquities and transgressions, we might become the righteousness of God. But, kailan tayo magiging righteousness ni Jesus, ng Panginoon, ng Amang nasa langit? When we accept Jesus Christ, that He is our Savior. We accept that He is our Redeemer and invited Jesus to get inside in our heart. That's the invitation. For as many as receive Him, to them He gave the power to become children of God. Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Sabi ni Jesus, wala, hindi dyan, hindi rin dyan. Hindi yung pagiging mabuti ninyo, because there is no other way to be reconciled to the Father except me. Because, sabi ni Jesus Christ, I am the way,
I am the truth, I am the life. No one comes to the Father except through me. Dadaan at dadaan at dadaan talaga tayo sa Panginoong Jesus. That is why He is the way to our Father in heaven. Ang nakakaganda nito, tuloy natin. There is another possible reason for Jesus to cry out. Meron. My God, why have you forsaken me? It could be that Jesus' intent, quoting Psalm, parang kumuha siya ng isang nakasulat doon sa Salmo. Kasi you know, Jesus Christ is a very studious personality. Maliit pa lang po siya, nag-aaral na po siya sa temple. Nawala nga siya eh. Hinanap siya ng kanyang mga magulang, ni Joseph at ni Mary. Nasa temple lang pala nag-aaral. Nagbabasa ng scripture. Mababasa sa Psalms 21 verse 1 was to point his hearers to that psalm. Familiar sa kanila eh. Familiar sa kanila. Lalong-lalo na doon sa mga scribes, lalong-lalo na doon sa mga Pharisees, yung mga teachers of the law, alam nila yan kasi do you notice the kung ano yung mga nilalagay dito sa ano nila, sa noo? Yan po yung kung gaano kalaki yung ano dito, kasi may mga naka roll up na maliliit na mga papel dyan na sinisiksik dito. Kung gaano yan kakapal, ganyan kadami ang knowledge nila sa batas ng Amang nasa langit. That's why they are called the scribes. They are called the Pharisees, the teachers of the law. Sila yun. Parang attorney natin ngayon. In article, in blah blah blah. Diba? Eh ikaw, kung hindi ka rin nagbabasa, wala ka rin alam, eh talagang mamamangha ka. Napakatalino niyan. Pero, pag ikaw ay alam mo na yan kasi nabasa mo na yan at nakakakita ka na ng paano in-execute yan, hindi ka na mamamangha. Sabihin mo, alam ko na yan eh. Kapag ka, okay, example of the law, kapag ka 9262 Republic Act against women and children, violence against women and children. Okay. Kapag ka 7610 violence against children. Ganon. Eh, alam na natin eh. Pag ayan, magpo-fall yan into ano. And then, the article, parang ganon. So, kung nababasa mo na, napag-aralan mo na, alam mo na, ganon yung mga squad. Naglalagay sila ng ano dito, makakapal na ano. Hindi po yan ang basis. Kahit nagaano pa yan kakapal, it's not the ticket, it's not the pass, para bang pass slip. Hindi po yan ang guarantee that you are going to heaven. There's only one pass, there's only one way to go to the Father and to be reconciled sa Kanya. It's the Lord Jesus Christ who died on the cross and being a living sacrifice for us on our behalf. Ganun po yun. Once again mga kaibigan, ang programa pong ito ay hatid sa atin ng Synergia Panabo Health Forum with Doc Atoy. Sila po ang distributor po ng Virgin Coconut Oil, Guayabano Wine at Classic Coffee Mix. If you wanted to avail, please contact 0923-089-5623. Look for Joy D. Guzman Romero, the proprietor. Or visit us, our wellness center sa Merinol College of Panabo. Bukas po tayo 9 to 4 p.m. Yan po sila ang ating sponsor sa programang GMC Cafe. Okay. Why? When they read the Psalm 22 or Psalms 22, they would not doubt. Nung binasa, kaya pala. They will not doubt, see the many fulfilled prophecies included in the Song of David, even while
experiencing the agony of the cross, Jesus was teaching the crowd and providing yet again that He was the Messiah who fulfilled the scripture. Very coincide po, nagko-coincide po talaga, para bang puzzle na, nagkadugtong-dugtong. Isaiah, Jeremiah, mga prophecies, mga nakikita nila ng mga prophets na may nakikita silang gaito ganon, na may sacrificial lamb pala, gaito ganon. He was being slaughtered. Nakita po ng mga ano yun, ng mga prophets yun. Yung mga propeta po. And Jesus Christ is just fulfilling. Pinapakita niya that ginagawa ko ito so that you become the righteousness of the Father in heaven. Paano tayo magiging righteousness niya? If we acknowledge Jesus Christ that He is our Savior, the Lord, the God, and accept Him inside our hearts. So that the spirit inside us na namatay sa panahon ni Adam and Eve, mabubuhay po yun at magkakaroon na, di ba, knitted, nagiging knit na, magkarugtong na sila, the old nature and the tinawag na divine nature. At kung always ka nakikipag-fellowship sa Holy Spirit, the old nature, lalamunin yan ng divine nature. Pero pag hindi mo kinakausap ang Spirit, sometimes lalamunin ng old nature mo ang divine nature. The Holy Spirit is so humble. But, so to speak, He is always trying to wake you up, to let you realize na gito ganun. But sometimes lang kasi talaga, wala tayong pagkakataon o wala tayong panahon na makipag-usap. At kaya nga, hindi natin ma-enjoy-enjoy yung mga promises na yon. Hindi natin ma-enjoy-enjoy yung mga sinasabi niya na ang dami niyang sinabi eh. Ang dami. Yung mga, ito na nga pinakamaganda as I observe. So that in Him we might become the righteousness of God. Napakaganda po nun. Ha? Tayo magiging righteousness ng Amang nasa langit? Of course. Because ang nag-perform para sa atin, it's not us. It's Jesus Christ na naging kasalanan po para sa atin. To represent us. Para bang tayo makasalanan, dapat mamatay tayo. Dapat itapon tayo sa ng lake of fire. But Jesus Christ, on our behalf, ako na. Unahan ko na kayo. Parang ganun. Substitution rep. Pag pumasok, substitution. Okay. Pasok, Jesus. Out, Gilbert. Wow. Pero, ako ang nag-score. Ako ang nakakapag-score. Parang ganun. So, napaka memorable when Jesus cried out, my God, why have you forsaken me? Pinapakita lang dito mga kapatid that lahat po ng ating mga transgressions, lahat po ng ating mga iniquities in our hearts ay Jesus bore all our sins. Kaya sa gabing ito, pasalamatan natin ang Panginoong Jesus. Huwag lang natin siyang pasalamatan. If you think na hindi mo pa siya natanggap as your personal Savior, it's all about time to talk to Him, accept Him, live your life to Him, give your life to Him, let Him drive your life, let Him domain your life. There's no other way. There's no other way except Jesus, because He is the only way, He is the only truth, He is the only life. And no man comes to the Father except through Him. Kalimutan natin kapatid ang magiging huwag tayong magbait-baitan. Kasi kung magbait-baitan tayo, hindi pa rin tayo papasa. Klarong-klaro po sa Isaiah. Wala pong righteous. No, not even one. Our righteousness in this world, ang ating daw mga parabang yung ating mga kabutihan ginagawa dito sa lupa. Halimbawa lang ha. Halimbawa, ano bang mga magagandang
gagawin dito sa bundok? Okay, magbibigay ka sa ano, tutulog ka dyan. Okay, that's good. Ano sabi doon sa Isaiah? It is just like a filthy rag in the sight of God. Filthy rag. What is filthy rag? May iba pang ano eh, may iba pang nag-illustrate na medyo maselan. It is just para daong parang tawag dito, sanitary napkin. Parang sanitary napkin na mas madumi pa daw doon. Yung mas madumi, mas grabing dumi talaga. A filthy rug. Ako as I imagine what is filthy rug, yung bang naipunas na dyan, mabayaan lang, may kalat na naman, pinunas na naman, at may nagsuka, punas na naman doon, napatuyo rin, punas naman doon, ganun, natuyo lang siya, natigas, tumigas, filthy rug, tigas, hanggang sa napabayaan na lang dyan sa sulok, at ang dami ng nakatirang mga germs. That is a filthy rug. Inaapak-apakan, yung umaapak, saan-saan lang po umaapak, that's a filthy rug. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, wala namang mawawala if the Word of God walang effect sa buhay natin. Ibang, wala lang, no big deal, wala naman eh. But, ang mawawala sa atin, the Word of God will stay the Word of God. Because in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. It is Jesus Christ, is the Word of God. Now, kung hindi natin tatanggapin si Jesus Christ, o wala tayong papansining sa ating mga narinig, walang mawawala kay Jesus. The love is still there. Because that is a gift na kailangan natin tanggapin. Nandyan lang yan. It is always available. Every day available yan. Okay lang yun. Available lang yan. Nandyan lang yan. Talagang nandyan lang. Well, paano kaya kung yung gift na yun ay nagkaroon ka ng interest? Sa akin kaya ito? Totoo kaya ito? Tanggapin ko nga. Subukan ko nga. Buksan to. Titignan ko ano meron ito. And you will enjoy it. You will really surely enjoy it. Why? Because the Word of God will not come out empty and void, but it shall accomplish of what it is said to. Kung anong sinasabi dyan, hindi mawawalang ano yan, will not come out empty and void. May mangyayari at mangyayari talaga. Sa buhay lang namin, kaya nga sabi, nag-uusap kami ng anak ko kanina. Sabi ko, bakasyon na naman. Ito ganun. Nasa puso ko lang. Sabi ko, oo nga Lord, no? Malapit na lang pagka-December. Pupunta na naman tayo ng ano, babakasyon tayo, magre-reunion. Sabi ko, pag nag-reunion tayo, nak, hindi na tayo magbabas. Hindi na tayo magta-transport public, magpa-sasakay ng public utility vehicle or yung bus. Why? Sabi ko, maganda yung pumupunta tayo sa reunion, sarili natin sasakyan ang dala natin. Kasi hindi tayo kakabahan na, naku, alis na kami kasi baka wala na kami masakyan, parang ganun. Maganda kasi yung pagdating mo doon, relax ka kasi alam mo, anytime pwede kang umuwi. Ganun. Sabi ko, doon tayo sa buhay ko. Because God is doing things in our lives. Binigay nila sa amin kasi tinanggap ko si Jesus Christ as my personal Savior. And I always talking to the Holy Spirit, what am I gonna do? In every day, Lord, Spirit of God, anong gagawin natin? Anong isi-share ko mamayang gabi? Ano ba ang message natin mamayang gabi? Paano ba ito? Paano ba yan? Ganun lang po. Meron pa nga minsan, malapit na ang time para mag live streaming. Wala pa talaga akong notes. Sabi ko, okay Lord, wala akong notes. Bahala na. Ikaw naman eh. Kapag kaganyang mga moment na wala talaga akong ma-prepare, ang dami talagang gagawin ang Panginoon. Why? Because
the Holy Spirit moves. Siya po yung mangunguna, ito sabihin mo. Ito. Eh, pero kung itong my notes, sumasabay siya. Sumasabay siya. Hindi ko naman gugustuhin, hindi ako mag-prepare. Kasi alam ko mga nakikinig. The Fraternal Order of Eagle, Batch 87, Villa del Puso, mga kasapi sa Cornelio Filomena Katsuklan, additional pa yung mga nasa abroad, yung mga kakilala natin na nasa abroad, eh, alam ko, napaka-importante po ng mga oras ninyo. Kaya nga, sabi ko, huwag naman natin parabang, oh sige, ready-made, magbukas na lang tayo ng tinapa, okay, that's na, hindi po. I pray, Lord, Holy Spirit of God, ano bang gagawin natin? You know, being obedient to God is parabang napakagaang, ano, God is moving, God is doing good things in our lives. Nung isang araw, wala na, ubos na. And somebody calls me, baka gusto mong patulan, ganito lang ang salary. Wala problema yun, kahit ano, sa bahay lang yun, wala tayong ginagawa eh. Sige, ganito na mo. Nag-orientation na po ako, online things. Pinag-aralan ko na yung takbo, tapos talagang nakabit na sa akin yung system. Kaya nga hanggang ngayon, nagpa-pop up pa rin sa ano ko, ang updates eh. Ngayon, kagabi lang, gabi pa yun. So, yes, kagabi. Tinawagan ako. If I am interested. Sabi ko, ganyan ang business ko, bakit hindi ako magkakaroon ng interest? Ganun yung sabi ko eh. Ganun ang services ko. Ganun ang ginagawa namin. Meron kasi kaming dalawang shop. Sa dalawang public school na malalaking public school sa Davao City. High school po ito. Services po namin ay printing. Meron kaming internet doon. Pag mag-research kami gumagawa, kami nagpiprint. Tumatanggap tayo ng ID lamination. Ganun, mga desktop na mga services. Eh, sarado ang school eh. August pa magbukas. Tapos pinalayas pa. Pinalayas pa. Yung parang ibig... Pampaswabi sabi lang na kunin muna daw ang mga gamit kasi bago ang principal. Sabi ko, sige, ano lang tayo. Kasi God will make way. Siya ang gaganap sa buhay natin. Ayun. Kausap kami. At nag-umpisa ako kanina. Siyempre, partner, napakalaking business company. Sabi ko, grabe ka, Lord. Grabe ka. Grabe mo, Lord. Sabi ko nga, hindi ko maintindihan, Lord eh. Hindi ko maintindihan sa loob-loob ko. Hindi ko maintindihan, Lord, kung gaano mo ako hindi ko na sasabing parang tulog ako na nanaginip ako, Lord, gisingin mo. Ayaw ko na magiging hipokrito. Yung bang expected mo na na-i-bless ka ng Panginoon, pero akala mo lang yun na handa ka na. Pagdating para sa oras, oh, it's bigger than what I think. It's huge than what I've ever imagined. Wow. See, gito ganun. And we visited the place na dito, gito ganun. And then, partner tayo. You do this, I will do this. Then you go. Tapos, yun, humantong sa, i-process mo na lisensya mo kasi bigay kita na kukuha ka ng sasakyan. Ito ganun, sabi ko. Alam niyo mga kapatid, yan nga, sabi ko, Lord, kasi noon, matakot silang magsilbi sa Panginoon. They are afraid to serve God. Why? Kasi the faith ay hindi naka-anchor sa love ng Panginoon. It should be anchored in the love of God, yung faith natin. No? Dapat naka-anchor sa love ng Panginoong Jesus. And for all we know, everybody ay mahal ng Panginoon. Wala siyang hindi minahal because He died. Buong sanlibutan ay nagpakamatay siya para sa buong sanlibutan. So wala pong exempted doon. Lahat po yun. Whatever you are, whoever you are, His love is for you. Ang ano na lang doon, ang argument na lang doon, kung, eh kasi naman sa panahon natin, we have a multi-sectoral kasi tayo, no? We have this sector, we have that religious group, ito ganun, sabi ko. Kumpara naman sa akin, ako nga, nagpapasalamat si Kuya Mike Sahid. Eh, ano yan?
Islam yan. Sabi ko, assalamualaikum kuya. Muslim yan pero nakikinig sa atin. Kuya Jun Madali, they are Muslims but they are listening to me. They are listening to our program. Meron pa nga iba dyan, mga depender eh. Sa mga ang tawag dito, yung mga organizations, na mga religious organizations na nakikinig po sa atin. At hindi lang nakikinig ha. Talagang, talagang sinusuportahan tayo. Kaya nga sabi ko, Lord, this is not my work, this is your work. I'm just a vessel to this. My willingness, Lord, to serve is nandito na, Panginoon. I am willing to serve. I am willing to serve. Oh God, please, please use me. Eto ako. Kaya nga, salamat mga kaibigan. Sa programang GMC Cafe ay for almost 15 years. Itong programang ito ay nasa radio station. Mahal po ang radio station. At limited lang po ang saklaw ng radio station. Yung nasa abroad, hindi po makakarinig. That's why, eto sa live streaming, dito natin ginawa. And, accurately, maririnig nga tayo sa abroad. Kaya nagpapasalamat ako sa Panginoon. And I always pray to God. I always pray to God that, you know, yung mga taong sumusuporta sa atin ay pagpalain din po talaga ng Panginoon. Mga kaibigan, hayaan nyo akong mag-alay ng dasal para sa ating lahat. Father in heaven, Lord, we thank you for this evening, O God. You are so marvelous. You are so great, O God. Giving this opportunity of sharing your words to the people who is far, far, far. Father, bless them, Lord. Give them the things that they need, especially, Lord, sa peace of mind. Alam ko, Lord, marami na pong anxious, O God. Na-stress na po sila, Panginoon, kasi medyo mahaba-haba na po. 4 na buwan na yata o 5 na. And, O God, still, nandyan pa rin. As I tried to go out, Lord, kaninang umaga, nakikita ko talaga ang pagbabago, the new normal. Nararamdaman ko talaga na parang mga robot yung mga tao. Parang mga robots yung mga tao. Pero wala kami magawa, Panginoon. Ito yung dikta dito sa lupa. But what things na nagustuhan ko, Panginoon? You enlightened us, O God, to embrace the new normal and for us to operate the business that you have given unto us. So, Lord, I pray for our President Rodrigo Rua Duterte, O God. I pray, O God, for his cabinets. Lord, the wisdom that they need, Lord, they need, O God, to run the country. As well as our Mayor Sara Duterte Carpio and the Council. Lord, give them the wisdom that they need, Lord, to run the city, O God, as well. I pray for my family, Mirasol, Gilbert Jr., Iman, EJ, Mama Lasyon, Mama Baby, at sa akin pong mga pamilya, Lord, Pastor Asilo, O God, kay Kuya Tony, Asilo, Atilina, SJ Ebenezer, kay Christina and Roland and family, kay Sheba and Maki, kay Luna and Dudong, Ricky and Gaga, kay Martinez, O God. And I pray also, Lord, for my New Creation Church family, O God. Matagal-tagal na rin po kami hindi nagkikita. Personally, I pray for the good health, sound mind, and good relationship. Especially to our Bishop Dundun Aurelio Caminade. Our Pastora Ginging Caminade, Pastor Jonathan Caminade, Pastor Nico Caminade and the whole family, Doctora Mayen and Engineer Manny Amor and their own family, O God. Nesan and Randy Cansana and Yulo, their son, and the whole family of Cansana. Pastor Timmy Caminade and Ati Diding, O God, and their whole family, Lord. Bless them, O God. Touch their hearts, Lord. Protect them, Lord. Give them, Lord, the things that they need every day, O God. Lord, the joy that they need every day, O God. I pray to Ate Joy Roque, Ate Bineng, and Kuya Titing Lumanog, and the whole family. Pastor Elmer, and Ruth Lim, and the whole family. Pastor Rene, and Janie Yap,
and the whole family, kay Bal and Nini Alforque and the whole family, Sweet and Agang and whole family, mga Refresca family, kay Mark and Shane Bakang and the whole family, oh God, bless them, Lord. Kay Neneng, a Pastora Neneng Dom and Dominic Pelisarta, bless their family, Lord. Engineer Boy Sarili and the family, Amelie and Alfredo Flores and family, Wilson Chidoro, Ricky Lara, Neo Pideda, Chris Lilago, Arlie and Ria Mallorca, and Geraldine Parcon and all of their families, oh God. Family members, Lord, I pray. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for the answers of our petitions to you, oh God. The desires of our hearts. I pray also kay Ate Cometa de los Reyes and the buong pamilya, Mark, Veron, Nicole, and Aneska, kay Alvin and Mayet Maguate and the whole family, Eddie and Juju Hilay and the whole family, Ronel and Rose Hilay and the whole family. Bless them, Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Kuya Mike Sahid, Kuya Brex Curias, yun pa yung mga kuya ko, Lord, no? Na always supporting me, Panginoon. Bless them, Lord. Si Kuya Luis Inesa, Kuya Mike Sahid, Kuya Dudong Atilio, Kuya Jeric, si Kuala dito, Kuya Jonathan, Kuya Efren, Kuya Jerry Lucarte, Kuya Errol Kenlim, Kuya Jun Madali, and Kuya Joel Cartagena. Bless them, Lord. The whole Villa del Puso group, O God. Sa mga batch 87, Panginoon. Lahat po yan, O God. Bless them, O God. Bless them, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. The Lord will bless you and keep you. The Lord will make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord will lift up His countenance upon you and give you peace. The peace of God, which passeth all understanding, will guard your hearts and mind. In Christ our Lord. Amen and amen. Wala na po tayong oras, mga kaibigan. Ito po ang inyong lingkod sa programang GMC Cafe, Gilbert Lopez Marti Katso, nagsasabing, lahat po ng suliranin ay may kalutasan, lahat po ng problema ay may kasagutan. Sa Diyos tayo ay manalangin at manawagan, Siya po ay nariyan lang, handang-handa kanyang tulungan. Please subscribe my YouTube channel, GMC Cafe. Like it, subscribe it, and click the bell button for you to be notified for new videos that being uploaded. God bless everyone. Shalom. Magandang gabi. Mabuhay ang bansang Pilipinas.